Hi everyone! Kumusta po kayong lahat? I hope everyone is well. At sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan saan mang parte kayo ng mundo ngayon. Isang magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon o magandang gabi sa inyong lahat. Siguro ay nabalitaan nyo yung nangyari sa dalawang bata sa Angeles City na kung saan ay natagpuan silang wala ng mga buhay sa loob ng isang kotse. Nangyari ito sa Angeles City sa Pampanga. Ang edad ng mga batang ito na sinasabing magpinsan ay 2 years old at 3 years old. Sa isang CCTV makikita na naglalaro sa kalsada itong magpinsan at makikita rin sa CCTV na tumakbo papunta sa isang nakaparadang kotse sa mismong passenger's side ang dalawang bata at ito na yung huling kuha ng CCTV sa kanila dahil hindi na nakita pa na lumabas muli yung dalawang bata sa loob ng sasakyan. Sinasabing nangyari ito mga bandang 9:30 ng umaga. Pero natagpuan lang na wala ng mga buhay yung dalawang bata sa loob ng nakaparadang kotse after almost 5 hours. Ganon katagal silang nakulong doon sa loob ng kotse. At lumalabas nga sa autopsy ng ating kapulisan na ang kinamatay ng dalawang bata ay suffocation dahil sa asphyxia. Ibig sabihin ng asphyxia ay hindi sila nagkaroon ng sapat na hangin na naging sanhi ng kanilang kamatayan. Ayon din sa mga magulang nitong magpinsan na ito, sinasabi nila na umabot sa ganun katagal yung paghahanap nila doon sa dalawang bata dahil hindi naman daw nila nakikita yung loob ng kotse dahil nga tinted yung kotse. So walang mag-aakala rin siguro na nandoon sa loob yung dalawang bata dahil usually pag nakakakita naman tayo ng mga sasakyan sa labas lalo ng kalsada, ang agad na naiisip natin ay hindi ito nabubuksan dahil usually nilalock ito ng driver. Pero sa kasong ito, sa hindi malamang dahilan, mukhang nakalimutan ilock ng driver yung kanyang sasakyan. Kasi imposible na hindi niya ilalock yun. Lalo na sa labas ito ng kalsada na kung saan pwede itong tangayin ng mga carnapper o di kaya ay pagnakawan yung loob ng kanyang sasakyan. At dahil nga sa pangyayari ito, hindi matanggap ng mga magulang nung dalawang bata ang nangyari sa kanilang mga anak. At isinisisi nga nila ang pagkamatay nitong magpinsan na ito doon sa driver ng sasakyan. Sobrang tagal ng palaki namin, tapos ganyan lang mangyayari. Nananawagan po kami, makuha namin talaga yung hustisya sa dalawang bata. Hindi kami magpapareglo, magsasampa kami ng kaso. Bakit sino naman ti, dalawa anak mo yun, pinalaki mo ng ano yun, matagal, tapos magigulat ka, wala man isang araw, ganun na, patay na ka, wala na kabuhay. Inaamin po namin na may pagkukulang po kami, pero may responsibilidad pa rin po yung may-ari po ng sasakyan. Yung driver naman ng sasakyan humingi ng kapatawaran sa mga magulang ng mga bata at sinasabi niya handa niya itong harapin dahil para sa kanya wala siyang nagawang mali o wala siyang kasalanan dun sa nangyari sa dalawang bata. Nangihingi po ako ng sorry, ng dispensa kasi normal lang po ako na tao. Hindi ko po kayang gawin na pumatay na isang tao din. Yung mga accusations po sana, matigil na. So, kung ano po yung kapupuntahan nitong pangyayaring to, haharap po ako. Ang tingin ko naman dito, medyo naging padalos-dalos rin yung pagbibintang ng mga magulang dun sa driver. Kasi kung iisipin ko rin, lalong-lalo na sa Philippine setting, ang mga may sasakyan, usually lalong-lalo na kung ipaparada nila ito sa labas ng bahay nila sa may kalsada o sa gilid ng mga kalsada, sinisiguro nila na nakalock yung mga kotse nila. Dahil alam natin na sa Pilipinas, yung mga ganito ay kadalasa nagiging biktima ng mga carnappers o di kaya ay nakawan sa loob ng sasakyan. So parang napaka-imposible na sasadyain ng driver na hindi niya ilalock yung kanyang kotse. Naniniwala ako na hindi siya aware na hindi niya nailock yung kotse. So yung padalos-dalos na pagbibintang ng mga magulang ng mga bata dito sa driver na ito para sa akin ay hindi dapat mangyari. Wala rin sinasabi ang batas natin na bawal iparada ang mga sasakyan sa labas nang hindi nakalock. Siguro kung ang nangyari ay na hit and run yung mga bata o di kaya may masamang nangyari dun sa mga bata na kagagawa ng driver ng sasakyan. Kung ganito yung nangyari, talagang dapat na masisi yung driver. Pero sa kasong nangyari na kung saan ay hindi naman niya inaasahan na papasukin ng dalawang bata yung kanyang sasakyan, at pagkatapos ng ilang oras ay matatagpuan na wala ng buhay yung mga bata, hindi ko nakikita na may kasalanan dito yung driver. Walang sino man ang may gusto nito. Kumbaga, isa ito sa mga aksidente. Kaya ko sinasabing aksidente dahil walang mag-aakala na mangyayari ito. Hindi ko rin naman sinasabi
na lahat ng sisi ay ibubuntun dun sa mga magulang. Pero kung iisipin kasi natin, 2 years old and 3 years old pa lang yung mga bata, kumbaga ganitong mga edad, parang nakakagulat din na hinahayaan ng mga magulang na maglaro ito sa labas ng bahay nila, lalong-lalo na sa may kalye. Napakamusmus pa ng mga batang ito. Kaya sa palagay ko, nung pinasok nila yung loob ng kotse, nabuksan nila ito at nakapasok, pero maaaring hindi na nila alam kung paano buksan ito ulit para makalabas sila. Kaya ang nangyari, syempre sa sobrang init ng panahon na yon, tapos matagal silang nasa loob ng kotse, talagang masasuffocate sila. Even dito sa Dubai, nangyayari din yan minsan, lalong-lalo na yung mga nakakalimutan or iniiwan ng mga magulang sa loob ng kotse during summer na napakainit dito. Meron din mga nangyayaring suffocation dito sa loob ng kotse. Pero yung mga kaso dito, karamihan, ang mali dito ay yung mga magulang dahil talagang nakakalimutan nila or kung minsan sadyang iniiwan nila yung mga anak nila sa loob ng sasakyan habang may binibili sila sa isang grocery. So kung minsan sa sobrang init, may mga hindi magagandang nangyayari sa kanilang mga anak na naiwan sa loob ng sasakyan. So yung sinasabi ng mga magulang na may nakita silang mga pasa o parang dugo dun sa katawan ng mga bata, maaring ang dahilan nito ay yung asphyxia. Dahil kumbaga, kapag ka nagkakaroon na ng lack of oxygen yung katawan, siguro merong mga blood vessels o di kaya merong mga nangyayari sa loob ng katawan natin na mga nagra-rupture o di kaya ay nasisira dahil unti-unting nawawala ng oxygen yung katawan natin. So hindi ibig sabihin ito na may foul play dahil lang may nakita silang dugo o di kaya ay pasa sa katawan ng mga bata. Lumalabas din kasi sa autopsy na suffocation due to asphyxia ang kinamatay ng dalawang bata. Sana naman bago sila nambunto ng mga sisi dun sa driver, chinek din nila yung mga sarili nila kung sila ba bilang mga magulang ay merong pagkukulang kaya nangyari ito dun sa kanilang mga anak. Napakahaba rin kasi nung oras bago nila na-realize na nawawala yung mga anak nila. Imagine umabot pa sa almost 5 hours. And to think, sabi ko nga kanina, 2 to 3 years old lang yung mga biktima. Ang pabata pa na halos kung pwede lang kinakarga pa nga ito ng mga magulang nila. Pero dito ibang kaso, hinayaan nilang maglaro sa labas ng bahay nila sa mismong kalsada itong dalawang mga paslit. Nakikiramay ako sa mga magulang nitong mga paslit. At alam ko yung mga sakit na nararamdaman nila. Pero dahil nga nangyari na ito, hindi naman din pwede nasisihin natin yung ibang tao sa pangyayari ito. Wala rin namang tao na gustong pumatay, lalong-lalo na ng mga paslit. So ang masasabi ko dito, personally para sa akin, walang pananagutan dito yung driver ng sasakyan sa nangyari doon sa dalawang mga bata. So kung humihingi man yung mga magulang ng mga bata ng hustisya at gusto nilang managot yung driver ng sasakyan, sa palagay ko, hindi rin ito magpo-prosper sa korte. Ang tingin ko rin dito, kapag ka nag-file sila ng kaso laban dun sa driver, baka malamang i-dismiss lang ito ng korte. Dahil kumbaga, walang bearing o walang ebidensya, isang malakas na ebidensya o isang probable cause na magtuturo na malaki yung kasalanan nung driver ng sasakyan sa nangyari ito. And this is all for now mga kaibigan. Ang lesson lang na makukuha natin dito, lalong-lalo na dun sa mga magulang na may mga anak na mga ganitong edad pa lamang, bantayan ninyo maigi yung mga anak ninyo. Kung pwede lang, hindi sila mawala sa mga pananaw ninyo. Dahil yung mga ganitong edad, very playful pa ang mga ito. Sabi nga nung isang attorney na napanood ko sa GMA 7, siguro kung mayroong isang swimming pool dyan sa labas na walang bakod, which is very tempting para sa mga bata na nalanguyin. At pagkatapos ay kung halimbawa malulunod sila doon, maaaring may pananagutan pa yung may-ari ng swimming pool dahil hindi niya binabakuran yung kanyang swimming pool na nakakaakit sa mga bata. O di kaya may isang may-ari ng aso na itinatali o hinahayaan niya yung aso niyang gumalagala sa labas ng bahay nila at ito ay may nakagat na bata o tao. Siguro maaaring panagutin pa yung may-ari ng aso. Pero sa ganitong pangyayari na ipinarada lang naman niya yung kanyang sasakyan at ilang oras after ay may natagpuan wala ng mga buhay sa loob mismo ng kotse na yon. Walang kinalaman doon yung driver. And again, hanggang dito na lang uli mga kaibigan. Have a peaceful Holy Tuesday at sana magiging mapayapa ang pag-commemorate natin ng Holy Week ngayong 2024. Ingat po kayo lagi and God bless.